28 ng Hunyo, Biyernes, ang dakilang kapistahan ng kamahal-mahalang puso ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Kaya sinabi ni Jesus ang talinghagang ito sa mga Pariseo at mga guro ng batas. Kung may sandaang tupa ang isa sa inyo at mawala ang isa sa mga ito, hindi ba niya iiwan ang 99 sa ilang para hanapin ang nawawala hanggang matagpuan niya ito? At pag natagpuan ito'y masaya niya itong pinapasan sa balikat. At pagdating sa bahay ay tatawagin niya ang mga kaibigan at mga kapitbahay at sasabihin sa kanila, "Matuwa kayong kasama ko sapagkat natagpuan ko na ang nawawala kong tupa. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon din ng higit na kagalakan sa langit para sa isang makasalanang nagsisisi kaysa 99 na matuwid na hindi nangangailangan ng pagsisisi." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Pag natagpuan ito'y masaya niya itong pinapasan sa balikat. Si Jesucristo ang mabuting pastol sa talinhaga. Ang 99 na mga tupa ay tumutukoy sa mga eskriba at mga Pariseo. Ang nawawalang tupa ay sinumang kinikilalang makasalanan gaya ng mga kolektor ng buwis at mga babaeng bayaran. Iniiwan niya ang 99 sa parang at hahanapin niya ang nawawalang tupa at kapag natagpuan iyon, papasanin niya sa kanyang balikat at iuuwi. Iniuuwi ni Jesus ang mga tupang nawawala para makaranas sila ng natatanging pagkalinga sa kamay ng mabuting pastol. Ang mga naliligaw na tupa sa Israel, mga magnanakaw at iba pang itinuturing na mga patapon ng lipunan ay nakadama ng pagtanggap mula sa Diyos sa kauna-unahang pagkakataon. Ipinagdiriwang ni Jesus ang pagbabalik ng bawat isa sa kanila at nais niyang makibahagi tayo sa kanyang kaligayahan. Pagsasagawa, nakahanda ka bang tanggapin ang pagbabalik ng mga naliligaw sa inyong pamayanan?